dumiretso na po ako. Pero narinig ko po yung usapan niya. Tungkol saan? Tungkol po sa delivery ng tela. Eh, Sir Mike, ang aga naman po yata. I had to. Pero Sir Mike, kaya naman lahat ni Mistry na yan eh. It's okay, Fritz. I'm part owner of Rosellas. Anyway, it's under my department. Sir Mike, kasi pag yun naman po, imagine, bukod sa meron kayong construction business, aba, pati itong Rosellas, eh, pinagkakaabalahan nyo rin. I also own Rosellas. Anyway, I'm part of the board. And I need to check if all the raw materials will be delivered on time. Sana nga, Sir Mike, eh, ma-realize agad ni Miss Trina kung gaano kayo nagki-care sa kanya. Imagine, pati itong negosyo niya, eh, kayo na rin ang nag-aasikaso pala. Nasabi na pala sa'yo ni Joaquin. Oo, sir. Eh, wala naman mo talaga problema sa akin yun, eh. Yun nga din ang sa amin ni Papa. Pero ako, kung ako tatanungin mo, wala naman ako problema kay Joaquin eh. Ikaw ba, meron pa? Malay mo. Malay natin. Nagbago na talaga si Joaquin. Umabalimbing ka na ba, Mark? Di ba na-warningan na natin si Cardo dyan dati tungkol sa ugali ni Joaquin? Sir, lahat naman ng tao pwede magbago. Kamusta nga pala yung kaso mo? Yung si Miss Trina Trinidad, yun ba nagbago na? Ha, magkasundo na pa kayo? Yun ang mukhang malabo, sir. Mukhang napakatigas ang ulo nun. Mukhang kahit anong gawin ko, hindi lalambot yun. Tulog na tulog? Oo. Oh, anghel naman ang itsura ng aking alaga, oo. Oh. Sana naman ganyan din kabait ito kapag gising. Miss Trina! Yuhu! Rise and shine, Miss Trina! Gising na po! What time is it? It's 7 a.m. already. So any moment now, darating na po ang inyong bodyguard. Ginising mo ako dahil dadating si Officer Dalisay. Huwag ka na mairita, Miss Trina. Among other things lang naman ang pagdating ni SPO1 Dalisay. Baka nakakalimutan ninyo, may food tasting tayo with the caterer. At meron ka pang rehearsals with the models. Just give me one sec. 1 second. 2 seconds na po! Fritz, 5 minutes. 5 minutes na po! Fritz! And forward! Ayan, forward! And pose! And pose! And pose! And balik! Pasok lahat! Pasok lahat! Wait! Sinong kumuha niya? Parang hindi niya alam yung ginagawa niya eh. Kayo po. Ako? Eh, ano pong gusto ninyo? Lapitan ko, sabihan ko siya na fired na siya. Mamaya na, pag wala na masyadong tao. Dito natin kukunin si Trina Trinidad. Homer naman, delikado dyan. Maraming tao. Eh, kaya nga! Maraming tao! Kaya pag nagkagulo, hindi tayo makakalata. Kami, hindi kayo makakalata. Ikaw, paano ka makakapasok dyan? Oh, ano mo gusto mong sabihin? Ha? Ako na ang bahala! Ma, ba't ayaw kaya ni Daddy mag-modeling ako? Alam mo naman ang dad mo when it comes to the safety of the family, di ba? Thank you, as if naman may danger dito. Later nga, when we go, we'll talk to Daddy. Wala dapat siya ikaalala eh. Andito naman yung bodyguard. And besides that, andito naman si Kuya Cardo. Ha? Asan? Eh. Ayun eh. Later na. Oh my gosh! What is this? A wedding reception? This is a fashion show! Ano to? Monoblock? We have editors of magazines coming. Wala bang nakaisip ng Tiffany chairs? Nakakaloka tong babae to, no? Hindi marunong mapagod. Sana, Mr. Officer, hindi ka mapagod, ha? Eh, yan bang ganyang babae? Matataypan mo? Yung ganyang klase? Oo, oh, yung ganyang katapang. May kilala rin akong ganyan. Mas matapang pa dyan. Pero mas mabait. Casualty, secure the area. Olivere! Baka matapakan mo yung dugo. Coach, thank you for reminding Olivere. Everything in this room, pwedeng makuha na ng clue or gamitin ebidensya. You should not contaminate anything. Alright? Please proceed with the investigation. Teres, may patay bang gumagalaw? Sorry, sir. Pero pwede. Ano pwede?
pwedeng maging jowa. Kababata ako yun. Saka mas basket pa sa akin yun. Sir, hindi ho yan nagpakamatay. And why is that? Ang layo ho kasi nung baril sa biktima. Ibig sabihin ho, hindi niya hawak yung baril. Very good, Corpus. Bakit? Ano ba ang tipong babae? Simple lang. Simple lang. O wala, laglag na si Miss Trina. Pero ako, pasok sa banga. Kunan mo na ba yung mga empty shells? Oo, tapos na yan. Eh, yung mga ibang ebidensya. Kanina ko pa nakuha na yan. Ano ito, Kunan? Nakikita kita, hindi mo namang ginagawa. Ano ba, babe? Hanggang dito pa, ganyan ka? Ano ka ba? Gumalaw ka na, Kunan. Ano mga picture? SP1 and SP1 Salas, this is a class. Hindi nyo kwarto itong mag-asawa. Sorry, sir. Malapit na ho ako kay Lacardo. Dadalhin ko lang ho yung binagoongan na linuto ko. Di ba ho, didiretso na ho tayo sa cemetery bukas? Apo, sige po. Oh, isa pa. Yan. Chief, kamusta pala si Miss Trina? Ganda pa rin. Ayun, masama pa rin ang ugali. Ah, pa din. Eh, di bali, mababago naman yun, di ba? Wala, yung ganda niya, sobrang ganito eh. Hindi ka ba natutulala minsan? Siyempre, nagkaka-crush ka din, ha? Ba, yung ganun ganda, Chip? Shkoday! Heaven! Sino ba naman lalaki hindi magkakagusto sa kanya? Ayun. Pero nasama ng ugali niya. Nakakalimutan ko ganda ng mukha niya. Ah, eh, si Carmen. Ay, sorry, huwag mo sana masamain, pero okay lang ba sa'yo na mapalitan si Chipador sa puso ni Carmen? At tapos si Sir Joaquin pang papalit, ha? Benny, walang masama doon. At nasisiguro ko na hindi mapapalitan ang pagmamahal ni Carmen Kedor. Eh, yan na nga, Chip. Sorry ha, pero alam mo ako nang tingin ko? Palagay ko, ikaw na eh. Ikaw na ang nasa puso ni Carmen, Chip. At palagay ko nga, napapansin mo yun eh. Tumatanaw lang ng utang ng love si Carmen. Eh, pero Chip, kung sakali ba, kung mapipigan ng pagkakataon. Benny, mahal ko ang kapatid ko. Kaya mahal ko rin ang pamilya niya. At handa ako maging tatay ni Junior. Pero ang maging asawa ni Carmen, hinding-hindi ko magagawa yun. Hinding-hindi ko magagawa na palitan si Ador sa puso ni Carmen. Naiintindihan mo? Ay, naiintindihan ko na, Chip. Malinaw na. Inom na lang tayo. Hoy! Hoy! Ano yun? Ano yun? Sandali, sandali. Teka lang. Chip, may pulutan dito. Binagoongan, kaso nasa sahig na. Sorry kung hindi ako naging tapat sa inyo. Alam ko naman yun, ha. Mula nung niligtas ka niya, ang laki-laki na ang pinagbago mo sa kanya. Akala ko kaya niya sukulian yung nararamdaman ko. Ngayon alam ko na kung ano man yung inaasahan ko sa kanya. Wala pala. Hindi kita masisisi na nahulog ang kalooban mo kay Cardo. Nakikita mo sa kanya si Ador. At napakabuting tao niya. Napakaresponsable. Lalo na kay Junior. Pero anak, huwag mong bigyan ng kahulugan ang kabutihang pinapakita niya. Imbis na masaktan, ipagpasalamat mo na lang na may isang Cardo na dumating sa pamilya natin. Isang Cardo na handang itaya ang buhay niya para sa atin. Ano
proud na proud ako sa iyo, Apo. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin sa akin na ako ang may kasalanan sa nangyari. Kung hindi sana kita inassign sa misyon na yon, marahil buhay ka pa at kasama ng pamilya mo. Pero kilala rin kita. Mas nanaisin mong unahin ang kapakanan ng nakararami kaysa isipin ang iyong sarili. Sana lang, Apo, mapatawad mo ako. Apo, kung alam mo lang kung gaano ako nangulila sa'yo. Mula pagkabata ninyo ni Cardo, ako nagpalaki sa inyo hanggang sa magkamalay kayo. Nasaksihan ko ang bawat yugto ng buhay niyo hanggang tinupad mo ang iyong pangarap na maging ganap na pulis. Hanggang sa kinasal ka at nagkapamilya, hindi ko inaasahang magkakawalay tayo agad. Alam ko, kasama ka na ngayon ng buong may kapal. At binabantayan mo kami dito. Ador, mahal na mahal kita, Apo ko. Kay bilis ng panahon. Isang taon nang wala si Ador. Napakarami pong nangyari sa loob ng isang taon. Kabait. Sinusunod ko po lahat na tinuro niyo sa akin. Dahil po, gusto ko po maging proud kayo sa akin. Ador, isang taon na ang nakalipas. Ang akala ko, hindi ka na makakayanang tumuloy. Kasi wala ka sa buhay ko. Dahil sa buong buhay ko, ikaw lang naman ang pinangarap kong makasama. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa'yo. Dahil meron kang iniwang alaala. At yun ay si Junior. Pinapangako ko sa'yo, aalagaan at pakamamahalin ko ang anak natin. Mahal na mahal kita, Ador. At hindi kita makakalimutan. Dito pala si Chip eh. Tito Cardo, kala ko po hindi na po kayo ulit dadating. Pwede ba naman yun? Sayang na, di na tayo nag-abot sa serbisyo. Di ba ng mga bata tayo? Ito ang pangarap natin, ang maglingkod sa bayan. Pero huwag ka mag-alala. Kahit nasan ka mo ngayon, itutuloy ko pa rin ang lahat ng mga sinimulan mo. Huwag ka na mag-alala para sa pamilya mo. Habang nabubuhay ako, aalagaan at puprotektahan ko sila. Thank you.
pasensya ka na, Dor. Pero sa pagkakataong ito, ako naman ang panalo. La, pauna na ho kami ni Junior. Maraming salamat ho. Hindi ka ba dito manananghali? Hindi na ho, La, kasi papasok pa ho ako. Carmen, pwede ba mag-usap tayo sandali? Meron lang kasi akong gustong linawin. Carmen, ramdam ko kung anong pinagdadaanan mo ngayon. Dahil nangyari na sa akin yan. Nung namatay ang aking asawa, tapos nung namatay ang aking anak, naniniwala ako kung ano man ang magiging desisyon mo, uunahin mo ang kapakanan ni Junior. Dahil alam ko, nagugustuhin mo na muli siyang magkaroon ng buong pamilya. Maraming salamat ako. Mahal na mahal ito. Gusto ko maging masaya ko muli. Sige, Precious, ingat ka, ha. Alas siya. Uwi agad. Bakit araw-araw naman ako mauwi agad? Girl, alam mo, minsan, try mo rin ma-experience ang mag-enjoy pa minsan-minsan. Tara, gala tayo sa mall. See you ngayon. Sagot ko pa masahe. Precious, nag-iipon ako para sa anak ko. Tsaka dadaan pa ako sa simbahan. Girl, hindi linggo ngayon para magsimba. Hindi lang linggo bukas ang simbahan. Tsaka marami akong kailangan. Ano, itanong? Like, sasagutin ko na ba si Sir Joaquin or hindi? Ay, may ikaw puro kakalukuhan. Sige na, mauna na ako. Sa St. Paul's Church? Oo daw, Sir. Doon daw siya magsisimba ngayon, eh. Sigurado ka? Oo naman, Sir. Salamat. You're welcome, Sir. Salamat ho. At binigyan niya ng liwanag ang puso at isipan ko tungkol kay Cardo. Eh, hindi ko na ho inaasahang iibig pa ako muli. At alam ko ho, hindi ganun kadali nakalimutan ko at talikuran kong nararamdaman ko para kay Cardo. Pero sana ho, bigyan niyo rin ho ako ng gabay at ng tatag ng kalooban para po magbago rin ang damdamin ko para sa kanya. We still have a few more things to fix. Ano yun, Miss Trina? Well, first off, yung escort ko, what's his name again, the Brazilian guy? Yung model? Yes. Oh, yung, ano, si Rafael, pogi yun eh. Fred, ano ba nililingo-lingo mo dyan? Hindi, kasi si Mr. Officer eh, baka kasi hindi pa kumakain eh. And so? Baka pwede natin look, just, ito. Okay, go. Hurry up. Ay, sige. Thank you, Miss Trina. I think I'll have the mushroom soup and maybe like a green salad. Okay, thank you, Mom. Thank you. Ikaw. Ganun na din. Okay, sige. Sorry, really. Anyway, so I was saying, we have to make sure na yung guest natin na. So what is your order, sir? Sure na po pa. It's the same. Like, okay, sir, thank you. Same. Thank you.
Carmen? Yung catering, okay na po. Sige. Thank you. Di ba ng food tasting na tayo? Oo, food tasting tayo, pero para sa mga guests. Okay. Huwag masyadong ano, huwag malamang ito. Huwag masyadong malamang na pagkain, para mataba na pagkain. Para... Mr. Officer, is that delicious? Yes, ma'am. It's yummy. Back to the top priority, seating arrangement. Officer Dalisay, your table manners, they don't exist, so please stop it. Quiet. Actually, yung Brazilian model na lang. Huh? Okay, very good. It's made the thing yun eh. Alam mo, sinasabi ko sa'yo na pupunta ako dito kapag may problema ako. Bakit may problema ka ba ulit sa pamilya mo? Wala. Iba yung pinagdadasal ko ngayon eh. Ikaw at si Junior. Pinagdadasal ko na sana... Sana mabigyan niyo ako ng pagkakataon. Okay. Carmen, humingi kanina ako ng sign. Tapos bigla kita nakita. Hindi ko akalain na ganun niya kabilis ibibigay ang sagot sa akin. Kailangan ko na akong maula. Ganun naman dapat talaga ang mag-asawa. Kapag nakikita niyong nangangailangan ng asawa niyo, kailangan niyong tulungan agad. Eva, mga lalaki, may sariling diskarte yan. Eh, paano kung yung diskarte nga mali? Papabayaan mo pa rin ba? Tama si Glenn. Bakit Glenn? Ganun ka rin ba sa boyfriend niyo? Boyfriend? Ay, hindi. Wala ko akong boyfriend. Pero kung meron man, ang gusto ko, suportahan kami. Ito kasi si Eva ang gusto. Siya lang sumusuporta sa mister niya. Uy, hindi ah! Sige nga, kailan ka humingi ng tulong sa mister mo? Kita, minsan kasi kailangan mo rin ipakita sa asawa mo na kailangan mo siya, more than na kailangan ka niya. Diba, totoo naman, tayong mga babae, kailangan din natin ng tulong. May kapatid ka pala? Meron na. Ay, jackpot ha, dalawa pa. Meron na, matay na. Ay, sorry to hear that ha. Anong nangyari? Mahaba pong kwento, sir. Ay, ikwento mo sa akin yan na mag-dinner tayo ha. Yung parents mo, kumusta? Bata pa lang po ako, naulila na ako sa mga magulang ko. Orphan ka din pala. Ba't di ka pa nag-aasawa? Wala pa po sa isip ko yan, ma'am. Ganon? Kung sa bagay, ang love naman, hindi naman yan napipilit eh. Basta na lang yan dumarating. Basta kasama kita. Lahat na gagawa. Lahat ay maialay sa'yo.